Grabe. Secure natin yung cloud. Oo nga, yun na nga eh. Wala, nabigyan na kayo ng talo. Wala, mahina. Nabigyan na eh. Papasahin lang namin. Lang namin sila ng pag-asa. Binigyan ng pag-asa. Pinaisa lang, pinaisa. Pinaisa. Mukhang ito din ang makikita ko sa Grand Finals eh, no? Itong dalawang team na to. Sige, tignan natin. Tignan natin kung talagang pang high ground sa galaw nitong dalawang to, pero alis na tayo dito. Congrats! I mean, good luck! Galingan nyo. Good luck. Ayan, huwag naman ibalik. Mukhang ang labanan dito, ano eh, hindi edad eh. Oo, wala nang edad. Tulog na sinahin natin ito, walang edad, walang mythic, walang pro player ang meron dito. Trash talker. Nako, trash talker dito. Yan na nga. Ako po. Actually, ang labanan din nila dito, feeling ko ano eh, drafting din talaga eh. Parang napaka-competitive talaga ng ano na to eh, ng matchup na to eh. Para sa akin. Ito, magandang laban itong dalawang to. Your team is picking. Kasi ang hindi ko talaga mag-gets din kanina, ang ganda ng ginawa ng ano, ng Raging Spellcaster na despite na nag-snowball in terms of KDA, bumawi na lang sila ang objective. Oo, yun na nga din napansin ko eh, no? Sa Torrent, hindi sila nagpabaya. Nakakapush sila. Yung Shiny Hookers naman, nasa kanila yung kalamangan sa early game, hindi nila kinoconvert into an objective. Parang akala nila, ano, bahabang buhay, patayan na lang. Tama. Diba? Lamang sila sa kill. Pero, deep down inside, they're living the life. Yung dito, yung Raging Spellcast, dumaan pa ilalim, no? Tama. Dumabang mula sa ilalim. Yun ang literal na, ano, na nagpabugbog sa simula. Ito na. Nako, binigyan na naman ng cloud dito si Ate Persian, si Mami Persian. Kaso, inopen din tong Harit ni Dale. May Lunox pa nga, kung tutusin, pero bibigay na lang nila yun, feeling. Feeling ko magdo-double mage yan, eh. Hindi na, kasi may ano pa. May Kaja na. Pag tas nag-Harit, tas nag-Lunox, nako, tatlong mage, may rap-rap na yan. Mukhang malulugi na sila dun. Ito na. Ayan na nga, mukhang ilalabas na ang kinuhanan ng hero si Bane. Ay, hindi. Your team Esmeralda is na picking. Naman tayo. Ayan, tatlong mage lineup. Ayun na nga, nako, tatlong mage kaagad. Yan yung mga ito mga lineupan na medyo masasakit talaga sa early game. Medyo mapapalaban ka talaga. Sakit sa damdamin na. Sakit sa damdamin yan. Pero may Lunox pa naman sila, Shiny Hookers dito. Pero problema dito, paano nila pupunitin yung Esmeralda mamaya. No, I think kailangan nila Kimit. Ay, hindi yung mga pag-cloud talaga. Cloud talaga pag-asad. Kailangan nila maalagaan yung... And si Persian naman, alam ko, nakabalitaan. Malakas mag-cloud. Di papatalo mga kaibigan. Pero we'll see. Well, 1-0 lead na nga pala tayo dito in favor of Raging Spellcasters. One win away na lang sila. At talagang laglag. I mean, mawala lang pa sa nila ang puntos ng Shiny Hookers at sila talaga magiging top 1 dito. Parang pinatop 1 lang ang Shiny Hookers for sa full 3 weeks, no? Pero yung sa huli. Pero sa huli, sila pa rin pala talaga. Sila pa rin pala talaga ang tunay na top 1. Ang score natin, anong score nga natin dyan, direct? Shiny Hookers, check mo lang. Tutok mo lang yung mouse. 8-0 na yata sila. 8-0. 12 points. Tapos yung isa, 10 points. Pag na 2-0 to, 13 points bigla yung ano, Raging Spellcasters. Parehong last na laban na nila. Last na laban nila parehas. Tama nga. Biglang ano nga yun, biglang top 1 pala sila dun. Kumbaga hinayaan na lang nila na. Sige, kayo muna yung mukhang top 1. Pero sa dulo kami pa rin yan. Oo, we'll see. Tingnan natin kung ganun talaga ang nakasulat sa libro. Grabe naman sila Dexy dito eh. Iba din eh, no? Seryoso ka na talaga yung line. Wala ka nang makikita mga cutie-cutie na pick eh. Your team pang bitawan talaga. Oh. Hindi ka tulad ng mga ibang team. Naglalabas ng Layla. No? Ito pang pustahan talaga yung mga ano nila, line-upan nila dito. Ito na, last 2 picks para sa Raging Spellcasters. Wala silang solid tank, no? Pwede nilang labas dito, Lolita. Ako, napahilda na nga. Oo, Lolita ako dyan. Lolita yan. Hellcurt. Tigreal. Ako dyan. Sorry kayo dyan. Akai, pwede. Akai. Pero parang medyo squishy ang lineup nitong... Itong, alin? Shiny Hookers? Raging Spellcasters. Ito, ano? Tatlong mage din kasi sila dito ang tutusin. Medyo squishy. Pero early game setup dapat yan. Kung gano'n nila gusto laruin. Oo, pwede. Ito na. Double mage setup naman dito. Pain. Oh. Okay, Pain kaya. Tapos. Ito naman pang suntukan yung lineup nito eh. Oo, pang bugugan yan. Koko dyan.
ko dyan, Tamos talaga eh. Pwede, pwede. Tatamusin ko talaga, ninyo talaga. Pero ayun na nga mga kaibigan, pakita nga natin muna, ayan, kompleto na ang alala. Pakita natin ang mga players ng Raging Spellcasters. Sino ba talaga sila? Eto yun. Ayun na nga, ayun mga kaibigan. Pero, ang mga kalaban ng Raging Spellcasters, Shiny Horse, direct Q&A din natin. Ayun na nga mga kaibigan, nakita niya na kung sino ang mga anong itsura nitong mga players natin dito. So sila yon nagpa-post lang din saglit ang sino nagpa-post dito. Shiny Hoopers. Kinakabahan. Pasukin natin. Nabubutas pa yung tiyan. Sabihin niyo lang sa akin pag post na. Okay na. Nakapasok na. Okay. Sige. Good luck. Kalingan niya. Good luck. Okay. Baba ito yan, si Spellcasters naman. Ayan. Sige, next si galingan niyo ah. Para deep down inside, sila yung top 1, full 3 weeks, pero bandang huli kayo pa rin pala magta-top 1, no? Wow. Galingan niya. Kasi pag nag-2-0 kayo, 13 points kayo. Diba? 12 points lang sila. Kaya lamang kayo dyan. Kaya niyan. Sige. Alis namin dito. Good sige luck. Sige po, sir. Oh, grabe naman. Nag-hook agad dun si Pain at mukhang first blood para kay... Kuya mo. Ay, sige yun. Tama ko. Grabe talaga yung hook ni Pain, no? Grabe. Well, talagang chamba pag hindi tumama. Hindi papaawat, kumbaga. Ay, tingnan na. Ayun, no? Tamang asar lang dito sa... Grabe din naman mag-blue buff to, kakaiba. Talagang delay. Para sa mga ano, yung mga ibang hindi nakakaalam, ang laking bagay ng buff, di ba? Pag hindi mo nakuha on sa time. Sa XP, oh, ang laking bagay sa XP. Kasi dapat packet na yan. Ayan o, tamang asar lang talaga si Pain sa creeps. Grabe. At delay. Si Dale. Level 2, level 1 lang. Ako po, lugi. Tama. Lugi ng level dun, ako po. Ito kasi pwede pa nalang i-contest yung crab na yun. Ayan o, asar na naman si Pain, no? Grabe. Eh, ang hirap pa naman ng Harith sa early game kapag wala kang blue buff. Tagal ng cooldown na second skill mo. Hindi ka mapag-dash. Oo. Hindi ka mapag-leanway that way. Pero ito, tingnan natin kung hukin ulit. Ayun, sabot. Mukha may nangyayari, mga kaibigan. Naku, na-reset na naman eh. Hindi, kala ko na-reset na naman yung blue buff eh. Hinarangan lang. Sarado. Request backup. Next, mukhang kinokontest dito ang crab. Bouncing baby boy. Kahit papasukin si Elona. At ayun, papabagsakin na nga ni King Cosmos dito si Elona. King Cosmos mukhang babagsak na rin kay Boss Kufra. Oh, wala. Naka-sprint. Buti na ba? Ayun na nga si Tamos, mga kaibigan! That walk, mga kaibigan! Medyo pinadvance lang ng konti. Pero problemang malaki para sa Raging Spellcasters. Laking sagabal ni Pain dito, mga best 1.22 cent. Problema to para sa Raging Spellcasters. Di pwedeng basta-bastahin. Talagang sakit sa ulo si Pain dito, no? Sakit sa bangs. Grabe naman yung hook na yun. At mukhang dito si Dale at si Mr. B. Mukhang pinagtutulungan na dito si Lex. Yeah, pero ito na nga. Not enough. Ayan, nilabas na nga sa Aman Force. Tamang dash lang. Pero bang si Baby Boy makakancel. Ayan na nga, papasok si Elona. Papabagsakin si Mr. B. Dale, tamang ice skating lang dito. Kinakagat na nga si Mami Ro. Ayan na nga, mamamatay na ba? Hindi pa rin. Wala na naman na si Dale. Takas lang din mga bestiwa. Pero yun na nga, 3-1 ang ating score dito. Lamang ang Shiny Horse this time around. Mukhang maabuti nyata ng game 3 pero hindi. Pogi dito is doing it. Pinatay si Mami Road dun sa top lane. Mga kaibigan, 2-3 ang score bigla. Pero nga kailangan dito, ganun din naman ang nangyari nung game 1 natin. Shiny Horse ang lumabang, biglang binawian ng ano, ng Raging Spellcasters. Oo. Pero ang kinaibahan nila, yung lineup kasi nila kanina, medyo built for late game man talaga. Oo.
Eh ngayon, ang Raging Spellcast, mga kinakagat na nga dito si Mr. B. At ayun, babagsak na naman ang kuya mo, Chicken. Grabe, mga kaibigan. Ladies and gents, 2-4, kagad ang score natin dito. Lamang ang Shiny Hoopers, di papatalo. Pero Raging Spellcasters, papalag din yan. 1-0 din naman goes to them. So kailangan lang dito isang panalo. Chillax lang daw, kumbaga. Sakit sa ulo nitong Franco ni Bane. Grabe mag-deny ng riffs. Last mang asar pagka ganun. No? King Cosmos, nag-iisa dito. Mukhang nagbabalak na itong Shiny Hookers natin na umengage dito sa Clash. Op! Tamang contest lang sa level 1 turtle. Walang nagbibigayan, mga kaibigan. King Cosmos, papasok na ba dito? Hindi pa din. Launch attack! Ito na. Ito na, wala pa nangyayari. Mukhang papasukin, Tyrant's Revenge, papasukin na nga ni Lexa! Ay! Sinal niya sa pader, mga kaibigan, saka mag-sprint lang! Bump out ka, mga kaibigan! Ako po! That's nothing, mga bestie! Oh! 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 Open up! Again, mahuhuli ang chicken ni Mr. B! I am the one, mga kaibigan! Pero ito na, gusto pa! Elo na 93, pumasok! Pero sumablay ang kanyang knock-up doon talagang kakaiba din. Pero 2-5 ng score, lamang pa rin ang Shiny Hookers this time around. 4 minutes onto our game time, turtle is now up for grab. Sino kaya makakuha nito? We'll see. 9.7k lang din man ang gold dito na Shiny Hookers. Di nagka-alayo, 500 lang ang lamang ng Raging, ng Shiny Hookers pagdating sa gold dito against Raging Spellcasters now. Sabi talaga yung mga hook ni Pain na talagang... Yun ang mga game-changing talagang hook. Saan niya ang mga game-changing moment, no? Saan nagpe-predict ng mga engagements dito? Talagang-talaga naman. Saan nagpapahirap sa Raging Spellcasters this time around? Pero, op! Pasakit, ayan, pag nahuli ka dyan, Mogi, mukhang papangit ka pag nahuli ka dyan ni Bane. Oo, yari ka dyan, kasama ka pa. Ayan na nga, ginuna ka ni Lex, up, bouncy baby boy, makikita na ka natin. Mukhang nahuli na naman ang kuya mo, Akai. Babagsak na si King Cosmos, Pogi! Mukhang kaya ito na ang kamatayan mo, Pogi, babagsak ka na. Double kill na para kay Elona. Divine Judgment ginamit kay Lex, pero walang follow-up, kaya walang makiyari kay Lex. Sayang lang din naman. May Divine Judgment pa pala si Mr. B, pero di niya pa ginawa nung una pa lang. Wala kasi siyang proper na, ano, na target pa. Nakaharang yung mga tank nila. At mukhang ito na nga, mapupunta na nga ang level 1 turtle natin sa Shiny Hookers na walang contest. Oo, ito lang. Pero yun nga lang, sabi lang banda na papabayaan din pala dito ang isang Harit, no? Si pero, Dale, with his Harit, nako, he's living the life din. Na-oppose. Actually, ang kinukulang dito sa Raging Spellcasters yung rotation eh. Medyo magulo yung rotation, nagkakagulo sila eh. Oo. Kaya yung engagement nila, kulang-kulang talaga sila sa Clash. Tsaka supposedly dapat ang nag-room dito yung Harit, no? Kasi masakas mong busy. Tama. Ayun, ayan na nga, nahook na nga si Kuya Del! At ayan, pinalimatan na Elona. Pero wow, Dark Knight Plus plus Hurricane Dance patay! Shutdown nga dito si Elona 93, naging Elona 91! Pero ito na ano po si Pain, takakas flicker out lang din mga kaibigan. At least nakakuha 1-for-1 trade. Ayan na nga, sa kabila naman, nagbabakbaka dito si Pogi at si Mami Ro. Mami Ro, mukhang papamagsakit ka na naman ito ni Pogi. Napatay ka na naman ng kalahati. For the second time around. Grabe naman. Second time around, nagantian siya doon mga kaibigan. Problema malaki para dito. Pero yun nga lang si Maria, trying to escape. Iya, yung garapata, mukhang papamagsakit ng bouncing baby boy. Ipis. Ah, ipis pala yun. Garapata, kala ko garapata yan. Ah, garapata si Beleric. Ah, si Beleric. Oh, ipis yan, ipis. The ipis man. Pero King Cosmos with the Hurricane Dance. King Cosmos, dito, Pogi, with a lot of damage, mga kaibigan. I think Pain is gonna go down. At ayan na nga, pinabagsakan na nga ni Pogi. Hindi pinasok. Pero kung pinasok nila ng 93 yun, may chance ah. May chance. Kasi 3-man knock-up yun. May chance ah, pero medyo kukulangin pa rin yung damage. Kukulangin, baka mamatay pa rin siya doon. Baka madamay, tama. Baka damay ang mangyari. Pero this time around 6-9 ang score. Baliktaran lang sila mga kaibigan. Ngayon, hindi rin naman nagkaalayo pagdating sa gold, no? Iba ang gumalaw ang Raging Spellcasters, may team play. Ayun nga si Persian with the Blazing Duet mga kaibigan, pero hindi pa ganun kasakit ang damage. Pero that's enough para mapatay si Mr. B. At ayan, King Cosmos, double kill para na kay Lexa in there na mga kaibigan. El Pogi! Pogi! Pogi, papapakiti ka namin! Ayan na! Oh, ito na! Ang backup mga kaibigan, binakabahan! Pero hindi, patay pa rin si Dexy dito, Daedalus! Nang mumulis lang, tamang swipe out lang mga kaibigan. Double kill para kay Persian, double kill din para kay Daedalus. Last line na, opo, last man standing ka dito, boy. Yari ka, saan ka pupunta? Hindi mapag-dash out. Counter out siya dun kay Lexa Terna. With a Kufra. Walang malakas sa tatlo. Tama. At saka, ang hirap din kumalahok ni Harit. Lalo na pag nag-Zaman Force ka, tapos tumaluntanon lang yung Kufra doon. Nga nga lang doon. Tsaka medyo nalit siya doon nang pasok, no? Ayan na, dito si Mr. V at mukhang dadabahan, no? That's not enough. King Cosmos, isa-sacrifice ang sarili para mabuhay si Mr. V. At ayun, killing spree na para kay Ate Persian. Mr. V, Muntik ka pa. Sayang. Ganda, balikan lang talaga yung laban.
Oh, maganda, nagsasagutan lang sila mga kaibigan. Pero ang laki ng kinalamang ng Shiny Wars din kasi naka-wipe out na sila, nakuha pa sila Turtle. Plus tama. Atore pa sa bottom lane. Pero again, hindi pa rin after, despite all that, namang 8-15, Tore, Turtle, yung gold natin hindi pa rin nagkakalayo. May kakaibang mahik ang ginagawa tong Raging Spellcasters. Marunong, hindi nagpapabaya tulad sa team farms nila. No? Tama. Kailangan makabawi dito ang Raging Spellcasters. Naku po, pero op, si Pain doon, sumablay. Op, kaya na nga, nahuli na naman! Ayan ka na naman! Yari ka na, tumalo na si Ate Elona. Eto na, 1-on-1, Lex, Eterna, Deldalus, tamang space lang. Ayan na nga, babagsak na si Pain, mga kaibigan. Darknet Falls, ginamit pero Blazing Duet para ay persyana, mga kaibigan. Pogi trying to escape. Medyo delikado, nasa nang kakampi ko. Sabi niya, ba't iniwan niyo ako? Yari na, mga kaibigan. Pero ikam ching Cosmos, may... Naku po, eto na. Kakampi ko yan. Oh, ayan na, buhay pa nga. Grabe, hindi na binakapan talaga. Ayan na, King Cosmos nag-sacrifice para kay Pogi, mga kaibigan. Pinagrarat-rat na dito ni Claude. Pero mas okay na yon kesa korang mamatay. Pero kung tutusin, pwede pa nilang backupan dun yung, yung harit, no? Kung sumunod yung harit, tsaka yung ano. Tsaka yung, ito na nga, Mr. V, Divine Judgment, ginamit kay Lex. Pero bakit naka, na shutdown na ni Hati Persian. Ayan na, mga kaibigan, Lex will go down. Up, ayan na nga, pumasok na si Page. Shutdown na ni Harit, mga kaibigan. Pinalipad na ni Elona, sakit. Pero Mr. V dito, running out of life, and he will go down as well. 11-19 ang ating score. Maria naman dito, tamang trabaho lang. Nag-up ng Dark Knight Falls for what? Wala lang. Para lang alam niyo may SS ako. Dapat kanina na lang, no? Ayan, nag-buy. Eh, para daw ma-secure yung, ano, yung second tier turret. Ayan, tamang kinkwentuhan dito si Pain na kasi King Cosmos. Usap tayo. Parang kaya. Kaya pa tayo. Kaya. Pero di na, may turret eh. Di na. Pinamagalang. Uwi ka na. Miss na kita, ganun, no? Kanta niya ni King Badger, no? King Badger. Uwi ka na, miss na kita, mahal pa kita. Oh! Another one, pero wala nang Hurricane Dance yan. Yari ka ngayon, King Boss. Killing spree na para kay Ate, Mami, ay kay Mami Rogue. Yun, no? 2K viewers na pala. Mga kaibigan, mamimigay tayo ng skin, dalawa. Dalawang pamimigay natin skin pagkataas ng game na to. Tapos, pag umabot ng 4K, gagawin natin apat ang pamimigay ko in total, okay? So, na Pogi, nag-aabang na dito, pero makakasalubong ni Tamos, mga kaibigan. Ito na, Pogi, hahabulin, kaya i-go ba niya to? It's a 4v1 situation, mga kaibigan. Pogi is in a dangerous position dito. Naku po, Tyrant's Revenge. Nahuli, papapangiting ka na nga. Pogi, babagsak ka na. Yeah. Pinabagsak ka na ni Lex. Pinabagsak doon ng isang apat na gangster. Pero, ginamit yung ano? Ginamit yun as bait para makuha ang second tier turret dito. Objective pa rin talaga. Ginamit niya na lang. Pero makapag-lord. Yata. Pero tingnan natin kung paano i-contest ng Raging Spellcasters itong lord na to. Aabutan nata. Parang hindi. Pero ito pwede niya gulihin yan. Oh, kaya na nga si King, mga kaibigan! What a steal from Mr. V, mga kaibigan! Kuryente lang katapat nyo! Ibon lang ako! No, kahit tatlo kayo, pero yung naka-Blazing Duet parang ay Persian patay ang mga garapata at labok sa paligid. Walang tinamaan, hindi nag-connect ang kanyang Blazing Duet doon. Mga best mo, parang spray ng Bygone Katol. Sabay agaw lang ng Lord. Ako po, parang tag life lang ang buhay dito. Ganda! Napakaganda ng ginawa nila doon. Tamang steal lang sa Lord, tapos disengage kagad kahit nahuli si King, disengage. Okay lang. Talagang ano, depensa, oh, disiplina Marino lang, pero Dark Knight Falls ginamit na naman, pero mukhang mabaliwala ang Lord. Mukhang mababaliwala ang Lord kasi dapat ideally ang gagawin nila dito, ititake nila itong mid, sasabayan nila itong mid. Wala, mukhang pati nga yata middle tower, di rin yata mababasagin, di yata rin mababasag. Maria, delikado dito, pag nahook ka, op! Patay ka, pag nahook ka, wala ka na. Wala din, baliwala yung Lord. Pero at least, natanggalan sila ng pressure. Pero pwede na. Kasi what more kung saan nila napunta ang Lord. Pero ito na nga. Patayari, King Cosmos Cutie dito. Nakapaganda na kanyang Hurricane Dance. Pero sabi ng banda, Persian na upo with a Blazing Duet. This time around, ni D9Sekpa ang patay, kundi hero na ng mga kalaban. Mr. V running out of life. But here comes Pogi. Kuwabanat pa rin. Double kill pa nga para sa kanya. Muntik pang mag-triple kill. Pero 2-on-2 ang natira. 3-4-3 ang kanilang trade, mga kaibigan. Ladies and gents, Lady Spellcasters, buhay pa at lumalaban. 1K good lead lang ang meron sa Shiny Hookers, pero lamang sila ng 6. I mean, hindi.
Ay, ano naman, Polystar Moon, ikugaw ba ni Pogi ito? Kaya-kaya mo ba yung Ufra? Sure ka ba dyan sa decision na yan? Oh, Pogi, ginugaw talaga with the white silver lining, mga kaibigan. Elona, mukhang fa-follow up na. Pero ganun na naman ang nangyayari ngayon. 14-25, pero hindi nagkakalayo sa gold. 11 kills ang Raging Spellcaster, ay, ang Shiny Wash lamang. Pero sa gold 1K lang. Sa gold at tower, ganun pa rin. Pogi, gugaw na yata. And sa 3v1 situation here, Pogi, you have to disengage. Yes, magugaw ka na naman dito. At, ayan, tama. Good save, good save doon. Nag-Dark Knight Falls na rin si Marian. Tama. Good save na rin yun. Galing, galing na ginagawa ng Raging Spellcasters dito kasi ganun ulit yung sitwasyon. Oo. Ganda. Sa gold, halos walang difference. Tower, wala din. Ano lang, discipline na lang para sa Raging Spellcasters. Oh. Relax lang sila eh. Oh. Relax lang, kakayanin daw. Relax lang mga... Hindi namin kailangan ng kill para manalo. Hindi namin kailangan ng kill. Ano lang kami, objectives wins games. Kaso ang problema, hindi nga sila makabasag ng alam mo yan yung delikatong sinasabi ko. Ayun na nga, na-hook na nga si Mr. V at mukhang papatapain na. Dahil Dalos hindi i-go-go dito. Mr. V makakatakas pa rin dahil kay King Cosmos with the Hurricane Dance. But I think King Cosmos is dead. Sorry pa nga mga kaibigan. Placing 20%. Dahil Dalos mukhang magbaback na. Hindi na papalag. Alam mo yun pala yung sasabihin ko. Delikado yung ginagawa ni Mr. V na pag-aabang sa bush. Dahil nga may Franco. Oh. Na napakadali mag-check bush. Diba? At ayun na nga, Dark Knight Falls, pero makakagat pa rin dito si Dendalus. At ayun na nga, dadapa na nga, papalo pa nito ni Mr. V with the Divine Judgment. Mamiro will go down here. Oh, ayun na nga, Alex, later na papasok pa with the Tyrant's Revenge. If follow up pa ito. Oh, no! Nice na naman! Wow! Grabe naman po, Mr. V, pero patay Den! Mukha si Maria, madadamay pa yata mga kaibigan ni Den. Ang ataka siya, 0.5 HP escape. 15-28 ang score. Mahirapan na naman ang Raging Spellcasters pero kailangan nila dumipensa. Here comes Dexy. Pogi pumasok dito. Talagang papapangitin ang apat pero walang malakas sa apat. One on one sa apat na nga. Ang kaibigan patay pa. Saan ka pupunta, baby girl? Naku po, nabigyan siya dun. Medyo problemang malaki yun. Matamis ginawa dun ni, ano, ni Esme. Oo. Matamis siya dun. Nagmaasim siya. Ito na nga. Nagkakalabasan na talaga ng tunay ng mga experiences, mga kaibigan. Nagkakagulungan na mga kaibigan. Oop, book din. Para kay Pink, pero taas na. Tingnan natin kung kaya pa nila i-def. Ngayon, na, sila naman na nasa kabilang sitwasyon. Oo. Na def gaming. Def gaming naman this time ang Raging Spellcasters. Pero kaya nilang bumaliktad. Kaya nilang baliktad din yan siguro. Kung pero ang Lord, kung second level Lord na oh, level 1 lang. Kailangan na makakuha dito lang. Kailangan wag makuha to ng Shiny Hookers. Tama. Oo, kailangan wag makuha ng Shiny Hookers to Lord na to. At kailangan na sumama dito sa backup yung ano, yung Maria Gaming, yung tama, si tama. Yung Hellcurt kasi malaking tulong pa rin kahit papaano yung kalmot niya, eh. 'Di ba? Yung kalmot at saka yung silence niya. Kaya pitikin yung Lord. Oo, pitik niya talaga 'yun. Baka isang kalmot at isang ano, kalabit patay. Kalabit kalmot lang. Isang tumbling siguro pwede na. No. Ako, mukhang nagkakambahan na naman tayo dito. Naman. Mr. V, mukhang mauhuli ka na naman. Franco, Kari. Invisible. Lex, hindi na. Ako, Mr. V! Sarap, parang pagkain manok. Naging chooks to go lang, pero damay din si Dale Talos doon. Ako po, pinag-i-spray ng bygone katol, patay din. Ako po, pero si Pogi, napilitan lang. Nag-react sila doon. Ako, maling-mali yun. Ako po, ang pagkakamali ng isa. Naging pagkakamali na ng lahat. Kasi, nag-audition. Nag-react sila, naging reactive sila doon. Dapat, mali doon. King that, Cosmos dito, nirarat na lang din ni Persian Hurricane Dance, but I don't think that's enough para pigilan mo si Persian, mga kaibigan. And yun lang nga, ang Shiny Hookers kinukuha na ang level 2 Lord. Mukhang ito na ang katapusan ng Raging Spellcasters. Ito na, ang pang 1-1 mukhang gigame 3 na nga. Oh, gigame 3 na nga. Si Mr. B ang pinakasayang, no? Lagi siyang napipitas nang hindi man na siya nagdi-divine judgment. Kasi ang nangyayari kasi is nagbubush siya. Syempre, gulatan yung Kaja. Eh yun na nga, nauhook lang siya na nauhook talaga. Pero kung alam, kasi kanina din, alam niya na mauhook na siya, dapat nandamay na lang siya ng Divine Judgment. Tama. Ayan, hinatak niya si Mami Ro, pero that's not enough. Medyo mataas din ang sustain nito ni Mami Ro, mga kaibigan. But the Harit might just pull it off. Ayan na nga, papapagsakin. But Persian with the Blazing Duet, inuubos ang buhay. Maria tumakbo, muntik na mapisat ang ipis. Pogi doing his her best para dito palagan lahat ng to, mga kaibigan. Pogi ang kumakarga, pasan ko ang mundo. Pero pasan ko ang ML kahit bilog to, pero yun ang hook dito. Hello, 93 na pilita din pumasok for nothing. Hindi makalbas, pero nauntog lang ng konti. Ito na ang problema para sa Raging Spellcasters. Kumakatok na ang Shiny Hooker. Mga kaibigan, nakakapasok pa kunti-kunti. Pero yung adat na kaparam Elona 93 double kill pa para sa kanya. Okay, hindi na damage here mga kaibigan. Is this enough para maubos ang 93? Ay, patay. Tapo, triple kill na para kay Elona. Para Elona. Maniac pa ba? Op. Atak! Muntik pa. Muntik pa. Tayo na nga si Lord. Buksan nyo. Papasukin ako. Eto na. And we will go to our game 3.
na ako po. Series tied to 1-1. Shiny Hookers gets the game number 2. Nako. Grabe, grabe talaga yung mga... Victory! Ganda, intense na laban yun ah. Eto na. Eto na ang pinakaabangan ng lahat. Tingnan natin.